Hello! Magandang araw! Welcome to my channel! Ang nakikita nyo ngayon ay ang aking bagong bili and first ever ang Thorium Jinmani Eye. Kaso di ko alam kung anong klase. So, nagkataon lang nang lumabas ako ay may nag-alok sa akin. Kaya kahit wala akong plano na bibili ng halaman, ay binili ko na lang kasi nagandahan ako. So, ayan. Yan ang iniriripat natin ngayon. Yan. Niriripat ko dahil bulok nga. Broken yung kanyang yung kanyang pad. Kaya kailangan, sabi ko, kailangan pagandahin ko yung pad niya. So, ayan. Ito. Kung makikita nyo, ayan, bulok. Dahil parang walang drainage yung kanyang pad. So, bulok na yung kanyang pating medya. So, ayan, iriripat na natin. By the way, ang aking pating medya ay pinaghalong-halong sawdust, wood shavings. Nilagyan ko ng humic plus, tapos lupa or garden soil. So, ayan, para napakadali naman yata ang napakadali namang iripat ito. Pero teka, nakalimutan kong i-check yung kanyang yung kanyang root system. Kailangan muna nating i-check ang kanyang root system to make sure na healthy yung plant, lalo pa at bulok nga yung kanyang budding media. So, ayan, kung makikita nyo, ayan o, ang daming bulok ng kanyang ugat. Yung lahat ng ugat niya sa baba ay bulok. Ayan o, ang dami. Buti na lang naaalala kong i-check. Ayan. Ang dami talagang bulok na Lahat ng kanyang ugat sa baba ay bulok. Dahil nga doon sa kanyang hindi maganda yung pating medya niya. Bulok na yung pating medya niya. Tapos parang hindi na siya nakakahinga. Tapos hindi pa maganda yung kanyang drainage. So ayan, ang dami kong tinanggal na ang dami kong tinanggal na bulok na ugat. So kailangan nating linisin. Kung makikita nyo, compacted na talaga itong kanyang pating medya. So hindi na nakakahinga talaga. So ito, kailangan nating linisin na ganito to make sure na walang naiwan na bulok na ugat para sa ganun ay maaayos natin. By the way, first time ko nga na magkaroon ng Anthurium Jinmani Eye. So, nangangapa pa lang ako. Di ko alam kung tama yung ginagawa ko. So, ginawa ko, dinisinfect ko yung kwan, yung scissor, para tanggalin yung iba pang rotten roots niya. Kailangan tanggalin as much as possible, tanggalin yung kanyang rotten roots. Parang ina-apply ko na lang yung ginagawa ko sa aking mga orchids. Na pag may nag-root rot na orchids, tatanggalin ko yung mga rotten roots nila. Ina-apply ko ngayon dito sa one, sa Anthurium Jinmani Eye. So hopefully, yung ginagawa ko ay tama. Kung if ever na makita nyo po na hindi tama yung akin yung ginagawa, paki-comment na lang po para naman po matuto po ako. Kasi nga, first time kong magkaroon ng Anthurium Jinmani Eye. So, ayun, nangangapa pa lang po ako talaga. I was trying my best na natanggalin talaga yung mga rotten root para naman sana maayos na siya pag niripat ko. By the way, sabi nung may-ari, ang dami niya raw, nagkaroon na siya ng
maraming bulaklak pero lagi namamatay. Ayun nga, bulok na yung mga kanyang mga roots. So, hindi kaya siguro ng mga roots na to na suportahan yung mga bulaklak niya kaya namamatay. So, ayan. Ililinis kong mabuti bago iripat. Kung makita nyo yung tubig, itong tubig niya, bulok na bulok talaga kasi ang itim na. Tapos, mabaho pa. Mabaho, actually. Kaya siguro, kwan. Kaya siguro mabaho dahil na yun sa rotten roots niya. Ayan, inisprehan ko ng hydrogen peroxide. Dinidisinfect ko siya. Hoping na matatanggal yung mga bacteria, fungi, or whatever na nakakos ng bulok. Wala na talagang natirang roots sa baba niya. Dito na lang sa taas. So, ayan. Lalagay ko na sa ano, sa pot, bagong pot niya. So, hopefully, mabubuhay siya. Pero ang ganda niya, first time kong magkaroon ng Anthurium chinmani ay talaga. Pero ang laki niya, nakakatuwa, nakakatuwa. So yan, ripat na natin. Hopefully na okay na siya. Hopefully na magkakaroon siya ng healthy roots. Para naman pag namulaklak siya ay ano, mabubuo na. I mean, magiging bunga, magkakaroon na siya ng bunga para makapagparami naman ako. So, yung kagaya ng sinasabi ko kanina, ang potting media na ginamit ko ay combination of sawdust, wood shavings, lupa, tapos nilagyan ko ng humic plus, tapos meron din siyang kaunting sand. So, yan. Sana maging maayos siya. Grabe nung ano, nung binuhat namin na nilagay sa likod ng pickup. Ang bigat. Kailangan na dalawa kaming magbuhat. So, nag-ano na ako, nag-doubt na rin ako na bakit ang bigat. So, parang ganun pala yun. Pag mabigat yung kwan, parang nakakaduda na bakit ang bigat-bigat. Yung pala, kulang na siya ng drainage. Tapos, bakit mabaho? Yun pala, marami ng bulukan. Bulok na talaga yung kanyang ilalim. So, ginamitan ko yan ng medyo may pressure yung pagdilig ko. Para sa ganun ay mahulog sa ilalim yung kwan, yung pating media. Kasi hindi ko naman pwedeng i-press na pababa dahil mas masasaktan yung mga ugat niya. So, ganyan na lang ang ginawa. Ayan. Diniligan na lang na ganyan. Tapos, hindi ko rin malagay sa center dahil sa dati niyang pot, hindi rin siya nakasentro. So, parang sinundan ko na lang yung formation ng kanyang ugat. Sa paglagay. Kasi kung isisentro ko siya, madadamage naman yung roots niya sa kabila. Eh, ayaw kong madamage kasi kaunti na nga lang yung roots niya. Gusto kong makarecover siya kaagad. Kaya ganyan na lang. So, I hope tama yung ginagawa ko. Paki-comment na lang po kung may mga mali akong ginawa dyan. I-update ko kayo after a week siguro. Maganda sana kung dumating yung Osmocote fertilizer bago ako nag-repot. Para sa ganon, nilagyan ko sana sa ilalim para mas madali siyang makarecover. Kagaya ng ginawa ko sa Wave of Love nung na-repot ko, nilagyan ko ng Osmocote doon sa baba bago ko ipinato yung halaman. Tapos ngayon ang
ang gaganda na ng mga dahon niya, lalaki, tapos ang ganda ng pag-usbog ng mga dahon niya, compare doon sa hindi ko nilagyan. So, yun. Mas madali sana siyang makarecover pag, ano, pag meron akong nailagay na osmo coat doon sa baba. But anyway, nilagyan ko naman ng Humic Plus. So, palagay ko magiging okay pa rin siya. Or I'll update you after a week para makita nyo rin kung ano nang nangyari. Ayan, naripat na siya. So, ayan, nilagay ko na sa gilid. Sa gilid para sa ganun, hindi siya managagalaw at saka hindi siya maaarawan. Kailangan niyang makarecover muna. So, ayan, naka-extra tuloy yung ano, yung bird's nest. So, after a week, ito na siya. Hello! Ito na ang update ng ating repotted Ansorium chinmanii. Ayan, ang ganda na niya. At saka mukhang healthy naman. Yung malingkit niyang dahon nung itinanim ko, ayan, ganyan na siya kalaki. Ayan. May bantay pa siyang pusa, yan si JK. Ang babantay sa kanya. JK! Ang ganda rin ang bird's nest na ito. Ayan, naka-extra pa siya. So, ayan. Thank you very much for watching po. Please subscribe, like, comment, at share na po. Maraming salamat. Have a wonderful day. God bless everyone.